So after natin mag-copy, alis na tayo. Good morning, guys. So today is our day 4. So day 4 na ng Ramadan. And nag-start siya is last April 2, 2022. Then ngayon ay pang-apat na araw na niya. Nakukuha ko na uli stamina, hindi kagaya ng mga unang araw. Mabilis ako mapagod at saka hindi ko mabuhat yung katawan ko. So ngayon medyo nababawi-bawi ko na naman siya. And ayun, naka ilang rounds na rin ako. So simula dun sa may accommodation namin hanggang dito is tinakbo ko siya is more than 30 minutes. So pagdating ko dito, yan, umikot-ikot na rin ako. So ayun, and papahitay nga muna tayo. Again, this is our day 4. And tara, samahan niyo ulit. So guys, ito bawal ko. Sa totoo lang, pag nasa Middle East kayo at Ramadan, huwag na huwag kayong iinom ng tubig sa public o yung nakikita ng mga Muslim. Bilang respeto na rin sa kanila, huwag kayong iinom. Kasi sila nagpa-fasting. So, hindi sila allowed uminom. Yun yung tradisyon nila. So, bilang respeto. Pero ako, hindi ko na kaya. So, natutuyan ako ng ano, so iinom tayo ng konti lang. Pero tumingin muna tayo sa kaliwat kanan. Ayan. Pag wala naman tao, game, go. So ito yung inuman nila. Malamig yan. Malamig yung tubig na yan. So game, go na. So ayun, nakainom na tayo ng tubig. So, guys, by the way, hindi nga pala advisable yung malamig na tubig ha. Pagka nagpapawis ka or nagja-jogging ka. Kasi sasakit na lang lamunan mo. Ayaw ko lang, depende. Pero para sa akin, hindi talaga advisable uminom ng malamig na tubig. Pero yan lang yung tubig dito. So, chinaga na natin. And ako talaga, mostly nga, hindi na nainom ng malamig na tubig. Puro warm water na. Then, pagising ko sa umaga, water na may lemon. Yun lang. Thank you. And, so, time checks is around 7:10. So, umalis tayo ng bahay 6. Nakarating tayo dito ng 6:35. So, 7 na ngayon. So, pag-uwi natin ng bahay, magluluto tayo ng babawin natin. So ang kakainin uli natin ngayong day 4, tama ba? Tama, day 4 is Quaker oats ulit. So oatmeal with milk. Tapos gawa tayo ng maruya or yung tinatawag natin na banana na may harina. Yung ba yun? Ayan, yung banana, tapos lagyan mo na siya ng harina. Magiging maruya siya. So parang nilumpia siya. Parang ano, tama, gano'n, nilumpia. Parang gano'n. Ah, inokoy, parang inokoy. Disclaimer lang ulit ha, yung ginagawa ko is hindi pro, hindi ako pro, hindi ako physician or hindi ako dietary advisor. So yung ginagawa ko is pang sarili ko, yun yung sariling pananaw ko, hindi ako professional. So kahit yung pag-weights ko, yung mga pag-workout ko ng
ano na mga program ko sa workout ko is pang sarili ko lang, hindi ako professional. Yun lang yung sa tingin ko na kaya kong gawin dahil nga sa ang trabaho natin is umaga hanggang hapon. Yun lang yung kayang gawin ng katawan ko. So, mas maigi pa rin yung search kayo ng mga proper way ng pagda-diet na fit sa inyo or akma sa inyo para mas maging maganda yung pagda-diet nyo. Kasi marami rin ako napapanood, merong mga kanya-kanya silang mga pananaw. Siguro yun yung mga pananaw nila sa pagdating sa pagbabawas ng timbang. So ako, kagaya ko, hindi nga ako pro. Ayun lang yung ano, yun lang yung sa tingin kong tama para sa katawan ko, pa sa pagkain, sa ginagawa kong workout. Yun yung alam ko. So disclaimer lang ha, hindi talaga ako pro. Yung sa akin lang, yun lang yung sa tingin kong makakatulong sa pagda-diet ko. Kasi last 2020, yeah, nagumpisa ako ng 2019. Kasi noong mga 2016 ang katawan ko ito, 2014, 2015, 2016, 2012 yung mga pababa yan. Ang katawan ko ganito. So, nung pumasok na ng 2018, 2019, unti-unti na kasi tinigil ko, kasi dati talaga nag-workout ako. And tinigil ko siya, so tumaba ako. Tumaba ako. Hindi ko na maintain yung katawan natin, tumaba ako. Ayan, nung 2020, 2019, 2020, 2021, ang tinimbang ko is 98 kilo, kasi wala na akong ginawa noon, hindi kumain. So puro beef, manok, fried chicken. So nagtatrabaho dati kasi ako sa fast food. Tumaba ako hanggang sa nahihiya na ako magsuot ng mga damit, hindi ko na kayang isuotin. So minotivate ko yung sarili ko. Dumating ako dito sa Bahrain, hindi na ako nag-rise. Yun yung number one na ginawa, hindi na ako nag-rise hanggang sa naging 98. Noong 2021, na-achieve natin yung ano, yung timbang na 98 down to 80. Tapos yan, minimaintain ko lang siya hanggang ngayon 2022. Pumapalo siya ng 79, 80, 81. Ang target ko kasi talaga guys is 75 kilo. Yun yung akmang ano ko, akmang timbang ko. Sa height ko, 5'8 kasi ako. Sa height ko, tsaka sa age ko. Age ko kasi ano lang ako, 27. The joke. Basta, yun lang yung akma sa ano ko, sa edad ko, tsaka sa height ko. So, kailangan ko ma-achieve yung 75. Pero bumagal akong bumaba. Bumagal akong bumaba. Hindi ko alam kung bakit, pero siguro inabot na din ako ng taglamig. So pag taglamig naman dito ang hirap kasi sobrang lamig. Pag sobrang init naman, sobrang init. So inabot ako ng taglamig, hindi na ako masyadong nakapag-jog, hindi na nakatakbo. Bahay office, tas kain yan. So nagkakaano. Actually ito, nawala na to ng konti, naging ganyan na siya dati. Ganito yung itsura ko noon, nung bago mag taglamig, ganito yung itsura ko. Yan, ang layo no. So, ayun lang guys, and sana samahan niyo uli ako sa mga susunod na araw. So, this is our day 4 ng ating pagda-diet, and Ramadan Karim sa lahat ng mga Muslim brothers natin diyan, and respeto sa lahat. Yun lang. God bless.